Today, are we digitally ready? This is the question that teachers and learners are probably asking right now. With the advent of DepEd's Digital Rise program, the Open Educational Resources, or OER, was woven together and finally realized. This project prioritizes the necessity to enhance the digital literacy skills of every teacher and learner in the country. Our OER mission is to connect the disconnected. OER is indeed an innovative initiative with a lofty aim to get disconnected schools and last mile schools connected through ICT even without an internet connection. It is designed to cater to the need of these schools for interactivity, digitalization, and delivery of 21st century skills that will ensure that every learner is future ready. Join us in another training workshop and learn more about Open Educational Resources, whose primary purpose is to provide support and assistance to learners and teachers in this rapid advancement of technology. Our goal is to build and strengthen the capabilities of public and private teachers, school heads, and supervisors by teaching you to create and design interactive, localized, and contextualized instructional materials for teaching using basic, advanced, and proficiency software and tools. Surely, this will be another exciting and engaging webinar training workshop. Together, let's all rise amidst this crisis. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong edukalidad! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nanonood po from Luzon, Visayas, and Mindanao. And so with yung mga OFWs po natin na nanonood din po ngayong araw na to, magandang umaga. And before that, ayan, good morning para kay Tricia Denise Stanislao, kay Ma'am Lucia Goles and Gabriel Kerubin. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. And yun nga, eto na naman, nandito na naman po tayo sa another session natin or episode natin ng Pinoy Gen Z o yung tinatawag natin Digital Citizenship ng itulay natin na nangyayari every Wednesday at 11 a.m. to 12 p.m. Okay, so ngayon, siyempre, hindi ko na patatagalin kasi alam ko naman na kanina nyo pa po hinihintay itong session na to. Alright. So, ito po yung Pinoy Gen Z po natin at ako po ulit ang inyong lingkod, si Tutor Glenn. Nakasama nyo every Wednesday at 11 in the morning hanggang 12. Okay? So ngayong umagang ito, pag-uusapan natin ngayong quarter 4, week 5, yung tinatawag nating plagiarism, copyright, and so with fair use. Okay? So ito po kasi lagi natin nakikita, nangyayari ito sa atin. Kasi alam natin sa panahon ngayon dahil almost
all of us shifted from traditional to yun nga yung tinatawag nating online learning, blended learning, wherein we gather informations from the internet, mga answers natin sa mga modules natin, and hindi natin namamalayan na pwedeng nangyayari sa atin to. Okay? So ngayon, mag-share ako kung ano ba yung mga ito, ano ba yung mga dapat ninyong malaman regarding sa topic natin sa plagiarism, sa copyright, and so with the fair use, para po maiwasan natin na magkaroon ng mga violations when it comes to this. Kasi ito, malaki din talaga ang magiging problema natin pag nakasuhan po tayo dito. Okay? So, iwasan po natin yan. So, plagiarism, fair use, and copyright laws, ang learning objectives natin ngayong araw na to is that, una, we put into practice the understanding of intellectual property, yung copyright, and so with the fair use. And then, i-explain din natin dito sa session na to, yung copyright at saka yung fair use natin. And then, explain the different actions to promote ethical use of media and information. Okay? So, una dyan, ano ba yung tinatawag natin na intellectual property? Pag sinabi kasi nating intellectual property, these are the creation of the mind, such as different inventions, literary and artistic works, designs, different symbols, names and images in commerce. Yan. So ito yung mga tinatawag nating intellectual property. And there are 5 different types of it. Yung tinatawag nating copyright, patent, trademark, industrial design, at yung tinatawag nating geographical indication and appellation of origin. Okay, so ito po kasi yung tinatawag din natin na pwedeng ito yung mga bagay na kailangan natin malaman para at least maintindihan natin na hindi po lahat ng bagay na nakikita natin sa internet ay pwede lang natin siyang basta-basta na lang siyang gamitin or angkinin. Okay? So, magandang umaga din kay Midsi Calderon Albalos, Judy Silvosa, and Elsie Manliques Carvalho from Doña Nenita Florendo Elementary School, Panobo City Division, Region 11. So, pag-usapan na natin kung ano tong mga to. Ano ba yung tinatawag nating copyright? Okay. Ang copyright, these are yung, for example, yung protection natin given to creators of intellectual works such as yung books nila, music, their art, and then copyright gives the creator of the works the right to make decisions about how their work can be public performances of their work stage and derivative works. Yan, lahat po yan under sa tinatawag natin na copyright. And then, ang copyright din po kasi, ito yung legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. So, yan po yung tinatawag natin copyright. Okay? And, copyright kasi, it is often illegal for anyone to use. For example, gumamit tayo ng mga ginawa ng ibang tao na hindi tayo nagpaalam. And copyright shows respect for creators of these works. And ignoring copyright restrictions is what we call as copyright infringement. And then there are 2 exceptions to copyright. Yun yung tinatawag nating fair use. And yung mga works na napunta na po sa tinatawag nating public domain. Okay, so i-explain ko po yan mamaya kung ano po yung tinatawag nating fair use at saka yung public domain. Kasi alam ko naman available yung mga information sa kapag nag-search po kayo sa Google or
any search engine po dyan, marami po kayong magagather na information. But then, kung hindi po kasi natin in-acknowledge or cite yung mga sources natin, so pwede tayong magkaroon ng tinatawag na copyright infringement. Okay? So ano nga ba yung tinatawag din nating fair use? Okay, fair use, ito naman yung tinatawag natin na hindi naman lahat ng mga gawa ng ibang tao pwedeng magkaroon ng tinatawag nating copyright infringement. So there are some exceptions to copyright restrictions. Like for example, ito yung fair use natin, wherein ito nga po yung doctrine that allows people to use, ayan, copyrighted works under certain conditions. Under certain conditions. For example, using, for example, nag-gather tayo ng info sa internet na gagamitin natin for teaching, for research, or criticism would typically fall under fair use and therefore be allowed under copyright laws. Okay? Basta, ang rule of the thumb lang po kasi pagdating dito, kahit naman under sila ng fair use, it's still very important that you cite your sources. Okay? Respeto po kasi natin yon sa mga gumawa or mga creators ng mga informations na yan. Okay? Tama ka, Gabriel Kerubin. So, kailangan talaga lagyan ng citation pag gumagawa ng research kapag nagka-copy-paste ng info. Yes, very good ka dyan. Kasi, syempre, alam naman natin na hindi naman lahat ng bagay kaya natin sagutin, di ba? And kapag nagsesearch tayo, dun natin nakukuha yung mga sagot. But then, it's very important that you have to cite those informations kung saan nyo sila nakuha. Okay? Wala namang mawawala kung i-cite nyo sila, di ba? Ang importante, makaiwas tayo dun sa violation na copyright infringement. Okay? So, yan yung tinatawag natin. So, itong mga to, yung mga copyrighted na info or mga works sa internet, pag for example ginamit niyo siya for teaching, research, and so on and so forth, magfo-fall sila sa fair use. But then kahit under sila ng fair use, kailangan pa rin i-acknowledge natin kung saan po yan galing. Maybe you can cite them, ilagay niyo dyan sa slides ninyo on the start or dun sa end ng presentations po ninyo. Okay? Or pwede rin na kung for example, image yan, you can just place the citations or yung acknowledgement dun sa baba ng picture. So ang importante, alam natin na hindi sa atin yung mga nakuha natin over the internet. And it's still proper that you have to cite them. Okay, ano naman yung tinatawag nating public domain? So, ang public domain naman, alam naman natin na copyrights do not last forever. So, when copyrights expire, for example, yung gawa ng isang tao, yan, considered yan kasi na part ng public domain. Kung, for example, namatay siya, and then 70 years after the death, ayan, mag-effect yung pan niya. So after that, yan, magfo-fall na yung lahat na maginawa niya sa public domain. Okay, so right now kasi most works published prior to 1923 are in public domain while more recent works are covered by the copyright. Ayan, currently, ang copyright laws po natin are in effect for 70 years after the death of the creator of the work. So for example, if the author died in 2080, yan, her books would not enter the public domain until 2150. So after 70 years pa, kung for example, namatay ka ngayong araw nito, okay, after 70 years, dun pa lang po papasok sa public domain yung lahat ng mga ginawa mo. And public domain, these are the materials that is not copyrighted. Okay, pag nandun na sila sa public domain, hindi na po sila copyrighted. And ang masasabi ko lang dito, expired na
yung mga copyright nila. Okay? So, the last includes government publications, yung mga jokes, yung mga titles, ideas. Ayan, kasama din minsan yan sa public domain. Good morning din po kay Julie Angelo Ramos and then May Joy Benitez Elola. Okay. So, meron din tayong tinatawag na patent. Di ba naririnig din natin yung patent? Yung patent kasi, ito yung nagpro-provide dun sa mga owner natin with the right to decide how or whether the invention can be used by others and exchange of this right. Okay? Yun yung mga tinatawag natin patent. Meron din tayong tinatawag na trademark. Yung trademark naman kasi, ito yung nakikita ninyong sign minsan para ma-distinguish natin yung mga goods, services, and other enterprise from those of the enterprises. Okay? Yung mga trademark na yan. Yes, Gabriel, may expiration yung copyright natin. Okay? And then, industrial design, ito naman yung mga ornamental or yung mga aesthetic aspects ng article or object. Like for example, yung mga design of an object, the shape, the surface, ayan. Under yan ng industrial design. And yan kung, for example, geographical indication naman, ito naman yung signs na use of goods that have specific geographical origin. Yan. So, yun yung mga types ng ating intellectual property. So, meron tayong limang types. Copyright, we have the patent, the trademark, the industrial design, and the geographical indication and appellation of origin. So, yun. And na-discuss na rin natin yung tinatawag nating fair use and yung tinatawag nating public domain under copyright. Okay. So, ano ba yung mga important terms dito sa session na to? Gaya ng sabi ko kanina, ito yung copyright. Ulitin ko. These are the legal right granted to an author, composer, playwright, publisher, distributor, para sa mga ginagawa nilang literary, musical, dramatic, or artistic work. And syempre, plagiarism, which is the uncredited use of both pwedeng intentional or unintentional, ayan, pwede din kasing masabi yan na plagiarism. And then, lalo na pag hindi talaga kayo nag-cite at nabasa ng author na ganito nga, parang inangkin nyo yung trabaho nila. And we have also the operator. Any person who operates a website or online service located at the internet and who collects or maintains personal information from or about the users, visitors, and website. Ayan. Syempre, alam naman natin na may mga bawal na disclosures. Okay? And then, we have also what we call as yung copyright notice natin. Okay? From the copyright notice, ayan, ito, a 1 or 2 line statement that should be included in every article that includes copyright symbol. Nakikita usually to sa ibaba ng website. Nakikita rin itong mga copyright notice natin. And then, yung public domain natin na tinatawag natin, ito naman yung material that is not restricted by copyright and do not require a license or fee to use. So, ito naman, sabi ko nga, ito yung mga, yung public domain, ito yung mga trinabaho or works ng mga ibang tao na naglapse na. For example, 70 years na silang patay, pumapasok yan sa public domain. Okay? And then, personal information, alam naman na natin, these are the informations that is collected online that makes a person individually identifiable. Okay? So,
ano nga ba yung tinatawag natin ulit na copyright basics and plagiarism? Kasi kailangan natin maintindihan to ng mabuti. Okay? Meron kasi yung mga pagkakataon na hindi natin or sinasawalang bahala kasi natin minsan to. Kasi iniisip ng iba, hindi naman ako mahuhuli dito, di ba? Wala namang nakukulong dito. May mga ganun kasi. Kaya open lang silang gamitin na kahit hindi sila nag-acknowledge or nagsusource ng mga pinagkuhanan nila ng information. All right. So, as a multimedia user kasi, you need to know that, for example, sa mga images, sa documents created by other individuals, alamin mo kung pwede mo lang ba ito gamitin. Okay? Na okay lang din ba sa kanila? What if any of this are your limitations? What are your obligations as a creator? Okay? Ngayon, para mas maintindihan nyo to, may i-share akong lesson sa inyo sa Nearpod. So I hope, ayan, kung may na-install po kayong Nearpod sa inyong mobile or meron naka-connect po kayo sa internet, you just go to nearpod.com and then join po kayo dito para at least try natin kung may mga activities kasi itong kasama. So ito po yung code N95JE. Okay? So ito yung join code sa ating Nearpod. Kung meron po kayong Nearpod, pero pag wala, okay lang naman. Okay? So masasabayan at masasabayan pa rin naman po natin 'to. Okay? Right. So tingnan nga natin. Yan. Panoorin muna natin ito para mas maintindihan natin yung tinatawag nating copyright and fair use. Okay, so may tanong muna dito. Ano nga ba yung alam nyo na regarding sa copyright and fair use? So kung for example sana naka-connect po kayo or yan, naka-join po kayo via Nearpod, yan, makikita ko sana yung sagot nyo po dito. Pero pwede nyo lang naman pong ilagay yung answers nyo po dito sa ating chat comment section. Okay? So what do you already know about copyright and fair use? Diba, nagbigay ako ng konting definitions kanina ng copyright and fair use. Okay? So, sige, moving on. In today's digital world, it's easier than ever to copy, paste, mashup, remix, download, and publish content. People's writing, artwork, videos, and images can be inspiring, but they're also easy to take without thinking twice. When people treat the internet like a free-for-all, legal and ethical situations can arise. That's why it's important to know about copyright and fair use. It would help you give and receive credit where credit is due. So what's a copyright? Copyright law protects your control over the creative work you make. It requires people to get your permission before they copy, rework, or share what you make. Most things that you find, download, and copy and paste from the internet are copyrighted. That doesn't mean that everything online is on lockdown and can't be used. It can, as long as you check who owns it, get permission to use it, give credit to the creator, buy it if necessary, and use it responsibly, then you're not stealing. Ayan. So may tanong ulit dito. Meron ulit tayong patalastas. So which of the following is a way to be respectful of other people's creative work? Okay, so na-discuss kanina dun sa video. So letter A, check who owns it. Letter B, give credit to the creator. Letter C, buy it if necessary. Or letter D, all of the above. Okay, so ano ba dapat ang sagot dito? Ayan, so, ayan. Thank you so much sa mga nanonood dito sa ay nagkakaroon ng participation sa ating
Nearpod ngayon. So, ang sagot nila, it's all of the above. Yes, correct. So, yan po yung tinatawag natin na dapat ito yung mga ways na kailangan natin gawin para at least mapakita natin yung respect natin sa mga trabaho ng ibang tao. So, you must check who owns it. Very good po, Rowie Maborang. And then, give credit to the creator. Yan, it's very important. Yan, all talaga yung sagot niya. And then, buy it if necessary. Okay? And then, syempre, all of the above. Very good po. And thank you po sa nakiki-interact dito sa ating Nearpods. Okay? Now, there are times when you can use a small part of someone else's copyrighted work without permission or paying a fee. This is called fair use. Fair use only applies when using content in certain instances. Schoolwork and education, news reporting, criticizing or commenting, and comedy or parody. Specific guidelines, what we call the four points of fair use, must also be followed. First, you can only use a small amount of the work. Second, you have to add new meaning to the work to make it original. Third, you need to rework it and use it in a totally different way. Finally, you have to use it for nonprofit purposes. Ayan. So, may tanong ulit dito tayo. Meron ulit tayong activity dito. So, what are some ways you might use the creative work that would constitute fair use? So, which ways wouldn't be covered under fair use? Ayan. So, makikita natin. Ayan, tingnan natin kung ano yung sagot ng mga nandito. Ayan, yung nakakonect sa ating Nearpod. Ayan. So, ano nga daw yung mga ways that might use creative work that would constitute fair use. Ayan, na-discuss kanina dun sa video. And ano ba yung mga hindi covered under fair use? So, yung nakita natin sa video kanina, ayan, ginagawa din actually namin yung mga ganon. Lalo na pag hindi namin nako-contact yung mismong author. So, ang ginagawa namin, nilalagay pa rin naman namin kung, syempre, pag sa mga images kasi, ang hirap naman kasi na malaman kung sila din talaga yung author nun. Okay? Ayan, so merong sumagot dito, school and student work. Ayan, tama yan. Okay? So, pag mga ganito naman po, ang ginagawa namin, lalo na pag hindi nga namin nahanap yung mga author nung, for example, nung mga gusto natin kunin na images. So, ang ginagawa namin, we just crop a portion of that image. And then, yan, iniiba namin yung angulo niya para at least magmukha din siyang original, okay? Pero hindi naman yung entotong image ang kinukuha kasi syempre, pwedeng makopyright ka doon. Pwedeng magreklamo din kung kaninong picture yun. So, ganun yung mga ways namin minsan para at least, kasi para maiwasan din yung tinatawag na copyright infringement, okay? So, tama yan. Schoolwork and student work, yun, pwedeng mag fall itong mga to dun sa tinatawag nating fair use kasi syempre ginagamit natin yan to share yung tinatawag natin na for teaching, for research, yan. Pwedeng mag fall itong mga to, yung school at saka student work natin sa fair use. But still, gaya nga ng sabi ko, kahit mag-fall po yan sa fair use or public domain, laging-lagi po dapat yung ginagawa natin pagdating sa mga nag-gather natin sa internet, lalo na kung hindi sa atin, rule of the thumb, you still have to acknowledge it kung saan po yan nakuha. Ayan. Okay. Tama yan. So, next. In other words, you can't make money off of your new creation. No matter what, it's a good idea to give credit to the creator of the work you used. It's just a sign of respect. So, what should you do if you find something online that you want to use? As a rule of thumb, check who owns it, get permission to use it, give credit to the creator,
buy it if necessary, and use it responsibly, which means judging for fair use. You're a creator, innovator, and inspirer. Think twice about your rights and responsibilities in our online culture, and then pay it forward. Ayan. So may tanong ulit tayo dito. So napanood niyo po yung video kanina. So what does it mean to use someone else's creative work responsibly? So does it matter how and where you use it? Diba? Ano ba dapat? Okay? Kailangan ba talaga natin gamitin yung mga nagagather nating informations properly? Diba? Kung ako ang tatanungin ninyo, yes. Kasi yun dapat talaga ang ginagawa natin, di ba? Sa lahat ng bagay, yan po kasi talaga dapat ang unang-unang ginagawa natin. Lalo na at hindi po sa atin yung informations na yan. Hindi galing sa atin yan. And kung meron man tayong nakuhang information sa internet, we make sure na hindi naman and totong yun talaga ang i-copy ninyo. You have to understand it, you have to rephrase it, and still, you have to acknowledge kung kaninong phrases ba nang galing yung mayan, kaninong sentence ba yan, or saang libro nyo ba yan nakuha. Okay? So, tama, Rowi. You have to still have give credits to the owner. Kasi, as a sign of respect, gaya nga nang sabi natin kanina, part po yan na kahit hindi nyo po na-contact yung may-ari ng mga gusto ninyong gamitin na public works, still important that you have to acknowledge kung saan po galing yung mga info na yan. So, ito naman, itong mga ginagamit natin ngayon. Okay, so lahat naman po ito, pwede nyo pong ilagay yung mga credits ninyo on the start, pwede nyo i-acknowledge, yan. So, ito naman, lahat naman ng mga kinukuha natin for public use, for teaching, for giving awareness, yan, magfo-fall yan under fair use. But then, yan, it's very important that, yun nga, part of my presentation, nandun din po lahat yung mga references kung saan galing itong mga ginagamit natin ngayon dito sa ating Itulay session. And ito nga po, galing po ito sa Nearpod Library. Ayan, makikita. Kasi may mga available naman na doon na lessons na pwede nating gamitin, but still we have to consider sourcing out our informations. And then, wala naman pong magiging kaso pag gano'n. Okay? Ayan. So, moving on. Ayan, so galing to sa commonsense.org slash education. And syempre, na-i-upload din po ito dun sa Nearpod library natin. Kaya pwede lang natin gamitin kasi maganda siyang material in support with our activity and yung lesson natin ngayong araw na to. Okay. So, balik tayo sa session natin kanina. So I hope marami kayong naintindihan dun sa activity natin. So more about copyright and plagiarism. So when using information from the internet, it's still very important to be careful, especially when using information that someone else has created. Lalo na pag hindi talaga sa atin, and we need to be careful about that, and we need to be responsible. And then we take the consequences na kung, for example, na flag tayo ng copyright, you have to acknowledge na may mali ka, and then kailangan itama mo yung mali mo. Okay? And then individuals who create original works are protected by law. Lahat naman po yan. And plagiarism, which is the uncredited use, both intentional and unintentional, of somebody else's words or ideas, magfo-fall po yan sa tinatawag nating plagiarism. So, some of the techniques na pwede nating gawin dito, you have to cite your sources or credit to the owner. So, you would need to properly cite the sources to avoid breaking copyright laws if the information obtained for research belongs to someone else. Tsaka,
lagi-lagi nating iisipin talaga na dapat kung hindi sa atin, huwag natin angkinin. Okay? Wala naman pong magiging kaso kung for example, hindi galing sa atin yung info, 'di ba? At least natuto tayo, may nalaman tayong nakatulong sa ginagawa natin, then we have to cite our sources. So, ang consequences po kasi nito, ayan, copyright violations are equivalent po kasi to theft, both illegal and immoral. And proving there is no infringement can take time and effort, which is true. And ang tagal-tagal po nitong sakit ng ulo pag nangyari po sa inyo to. So, bakit pa tayo mag-release ng penalties? Kung kaya naman po natin gawin talaga, maging, yung for example, maging confident lang tayo na kaya natin gawin tong mga to. And if your work is for educational purposes, like for example, yung ginagawa natin ngayon, then use of copyrighted materials falls under the fair use provision. Gaya ng sabi ko kanina. Yan, for educational purposes, at kung for example, hindi mo naman intention na i-monetize itong mga ginagawa mo, so okay lang po gamitin itong mga to. Kasi nagfo-fall po sila sa fair use natin. But then, yun nga, yung provisions natin, which for example, allows yung paggamit ng copyrighted works. Ayan, for example, without permission, ayan, may mga problema tayong matatanggap dito. So may mga notice tayong marereceive pagdating dito. And syempre, pag mga ganito naman, sabi ko nga, yung kahit for example, i-cite nyo lang sila or giving credit, okay na po sa kanila yon. Okay, sufficient na po sa mga taong yon na kahit paano i-cite natin na sa kanila yon at hindi sa atin at huwag natin angkinin. And be aware also, however, that not citing your sources or attempting to pass off copyrighted materials as your own works is not considered fair use. Yes, kahit pa educational yan kung pinasa mo yung mga copyrighted materials at inangkin mo, yan, hindi po yan magfo-fall under fair use. Magfo-fall po yan sa tinatawag nating plagiarism. Ayan, and alam natin na ang plagiarism can result into different harsh penalties. Yung mga works natin with expired copyrights are in the public domain. And yun nga, can be used. Pwede nyo lang po, pag for example, yung mga gusto nyo pong gamitin na ilagay dun sa mga ginagawa nyo, under po sila sa tinatawag nating public domain or yung nag-expired na yung kanilang copyright. Gaya nang ang sabi ko kanina, ang copyright po, ayan, nabibilang yan, covered pa rin yung copyright work before 70 years, okay? Ayan, so dito na masabi ni Rowie Maborang, ayan. Ito, sabi ni Rowie, ayan, nadedetect na po agad ni FB at YouTube if may problema sa copyright ang video or audio sa uploaded natin. Yes! Lalo na sa mga gumagawa ng mga vlogs ngayon and so on and so forth. Ayan, nafa-flag po kayo or nai-strike po kayo ng copyright pag alam nilang hindi nyo in-acknowledge yung mga ginawa nila na ginamit nyo. Okay? Na-check na nila yan. And kailangan nyo po, syempre pag na-receive nyo yung notice na yan, you have to do it properly. Okay? So either tanggalin nyo yung post na yon, ayan, or marami tayong pwedeng gawin para at least hindi mangyari ulit yon. Tanggalin na lang natin yung mga yon, or pwede nyo naman pong kausapin yung nag-flag sa inyo na hindi naman, ang purpose naman nito, napapag-usapan naman. Okay? Pero syempre, gaya ng sabi ko, para maiwasan natin yung na-flag na lang ng ganito or na-strike, huwag na lang po tayong gumamit
or kung gagamit man, hindi natin maiwasan na, na hindi gumamit ng gawa ng ibang tao, still, you have to source or credit the owner. Okay? And kung maaari, kung gagawa tayo ng mga, for example, mag-upload tayo ng videos, presentations natin, kung meron din tayong tinatawag na Creative Commons, okay? Mag-search lang po kayo sa Creative Commons and then pwede nyo pong gamitin yun. And may mga sites din naman na nag-o-offer ng mga free royalty. Ayan, so with the images and so with the audio, may mga free royalty na pwede nyo lang pong gamitin yung mga ginawa ng ibang tao for as long na kahit naman free royalty yan, yan, kailangan pa rin natin i-source out kung sino kasi siyempre dun naman, yun na okay na sa kanila yon. Okay? So, ayan. So, yan yung mga consequences na tinatawag natin. And, siyempre, yung reference natin dito is galing sa provolibrary.com/copyright citing. Ayan, yung fair use versus yung copyright laws. And, siyempre, pagdating sa mga to, lahat ng mga gawa nila, ayan, you have to understand na ito, original na ginawa nila. And it's proper na kailangan lang talaga din natin na i-cite yung mga informations na yan or yung mga info na yan na hindi naman po talaga sa atin. Okay? So ano pa dapat yung mga ginagawa natin pag mga ganito, di ba? Ayan, so, syempre sa panahon po kasi ngayon, most of the teachers gumagawa ng biglang nag-shift, di ba? Nag-shift tayo from traditional to online and blended learning. Ayan, so yung mga kailangan, gumawa tayo ng mga modules, ng mga libro, ng mga video lessons natin. And yun nga, napipilitan tayong gumamit ng mga nag-source out tayo ng information sa internet kasi doon marami talagang information, 'di ba? And syempre, as the creator of that work, 'yan, it's still proper na dapat nga talaga part po ng presentation ninyo are your references. Ayan, pwedeng yung references nyo nasa likod, ayan, or end of your presentation, end of your videos, sa books, sa mga pictures naman, usually yan yung isa sa pinaka-problema sa copyright videos, pictures, lalo na pag hindi makontakt yung owner, or yung author, yung creator, ayan. So, ang ginagawa na lang ng iba na gumagawa ng mga modules minsan, yan, yung since nagfo-fall naman to sa fair use, yan, nagka-crop na lang sila part of that image, and then, yan, iniiba nila yung angulo niya, and then, yan, ginagawa nila ng paraan para magmukha siyang original. Okay? So, yun yung mga technique na ginagawa din ng ibang creators minsan, lalo na sa paggawa ng libro. At kung hindi makontakt yung may-ari or hindi tayo makakuha ng magandang resolution ng pictures, so ganun ang ginagawa ng iba. Pero, syempre, ang pinakaunang ginagawa po dapat dyan, yan, alamin nyo kung kanino talaga. And then, find a way na dapat makontakt nyo po yung author noon or kung saang site man yan nakuha. Okay? Pag, yun nga, pag, for example, wala ka na talagang choice, yun po yung mga ginagawa talaga. Okay? So, ayan. So, I hope marami po kayong naintindihan regarding sa tinatawag nating copyright laws. And, syempre, para mas maintindihan natin pa ito, ayan, so, ayan, so meron akong ipapanood na video.
regarding dito. Okay? Lalo na sa mga teachers like us. Okay? So, share ko lang po ito. The internet. Yan. So, saglit lang po. Share natin itong video na to. Lalo po sa mga teachers kasi and students. Ayan. So, galing po ito kay Royce Kimons. Has completely changed how we access and use information and resources as teachers. You can access, at your fingertips, more helpful media to assist you in your teaching in a single day than teachers used to find in a lifetime. But which of these media can you legally use? Many teachers are at one or the other of two sides of a spectrum. Take Jenny. She is a teacher who couldn't care less about copyright. She copies workbooks, pirates music, burns DVDs, and encourages her students to use popular music in their media projects because she believes that everything she does is okay because she is a teacher. Joe, on the other hand, is a teacher who lives in constant fear of copyright. He's afraid to use anything that he finds online and warns his students to never use other people's work, even when it would be educationally valuable to do so. By actually understanding the types of licenses available for creative works, teachers can find a nice balance between Jenny and Joe that allows them to meaningfully use material in their classes without legal or ethical violations. There are three basic types of licenses for creative works. One, copyright. Two, public domain. And three, creative commons. First, let's explore copyright licensing. As a teacher, you need to understand that just about everything you find online is copyrighted. Copyright law in the US applies to any creative work as soon as the work is created. Whether or not it is licensed through the US Copyright Office, or even if it has the copyright symbol on it. As soon as someone creates a new song, video, lesson plan, book, photograph, presentation, or other resource, that creative work is automatically copyrighted, whether the creator wanted this or not. This means that you should generally assume that everything you find online or offline is copyrighted. Another thing you need to know, copyright law protects the creator's right to decide how their work will be copied, shared, performed, and displayed. For example, showing a copyrighted movie in a park to hundreds of your BFFs is breaking copyright law even if you are using a legal original version of the movie. The problem is that you are displaying the movie in a way the creator did not approve, essentially using your home video copy for a makeshift movie theater. Wait a second, Jenny might argue. Aren't I allowed to use copyrighted material because I'm an educator? Yes, but only under some restrictions. Fair use is an exception to copyright law that allows for anyone to use copyrighted materials without permission if they follow certain requirements. It is not a get-out-of-jail-free card for teachers. It does not mean that teachers can use whatever they want, however they want. Like all laws, fair use is not really black or white and is mostly a judgment call. But generally, the following are the four factors that should be considered together when deciding if you or your students can fairly use a copyrighted resource without permission. First, the purpose for how you will use it. A word that is often used is transformative. Is your use of the creative work transformative, or in other words, different from how it was used before? For example, if you parody a song, you transform it, and that's okay. If you write a book review or a commentary article, you can quote the book as part of your critique. Education is considered a transformative use as well. Second, the nature of the creative work. If it's a creative work, it's harder to argue fair use. Factual information is designed to be cited and reused to some degree. For example, copying pages from an encyclopedia is different from copying pages from Ender's Game. Third, the amount of material that you use. In other words, if you are using a small movie clip to make a point in your presentation, you are probably fine. But if you upload a whole movie to YouTube, even if it's for educational purposes, you're breaking copyright law. Fourth, the impact on the market from your use of the material. This is perhaps the most important factor to consider. Would your use of the material, in the way you plan to use it, hurt the creator's ability to sell and market their work? For example, if something is created specifically for students, like a math workbook, then copying pages from that book might really hurt the market share. In fact, many teachers buy just one workbook with the intention of making copies for all their students, and this is breaking copyright law. Luckily, not all resources online are copyrighted. Some are in the public domain.
This means copyright law doesn't apply, and you don't need to worry about meeting fair use restrictions. Jenny and Joe may be worried that public domain works will be too old to be useful in their teaching, but this is often not true. Public domain includes lots of great creative works, such as the works of Shakespeare and Darwin, and they are freely available to anyone. Websites like Project Gutenberg, the Internet Archive, Wikimedia Commons, and LibriVox are great examples of places you can go online to find thousands of public domain works that you can freely copy, edit, share, and frankly exploit. In addition to the public domain and traditional copyright, there is a third license that is becoming popular. Imagine you create a great instructional video and put it online. Because you're a teacher, you want your video to teach as many people as possible. So you want other people to use your video, even if they remix it into their own video. But the copyright law doesn't allow them to do that without contacting you first. Luckily, Creative Commons is available. Creative Commons allows creators to choose how people use their materials. It makes sharing educational resources much easier. Generally, Creative Commons works, for instance, can be used for anything as long as you cite the author. Sometimes you may need to do other things as well, like keep the work in its original form or agree to not use the work for commercial gain. Openly licensed educational resources, or OER, are becoming increasingly prevalent on the web and can be found on a variety of sites, and even open textbooks, which are complete textbooks that can be used, copied, and shared for free, and for many subject areas and grade levels. CK12 and OpenStax are some great examples of open textbook providers that have great content that you can use without seeking permission, as long as you are willing to abide by the open licenses contained in the textbooks. As a teacher, you also create content every day in the form of lesson plans, units, and other educational resources. You too can share these copyrighted materials with the world just by releasing them under an open license. Imagine a world where every teacher shared all of their lesson materials on the internet under an open license, and this allowed anyone to use, adapt, and share them. Imagine a world where teachers didn't have to worry about copyright in creating their educational materials for their classes, and where textbooks were freely available to every student, both for viewing online and for printing off in book form. This future isn't far-fetched. It's happening now as more and more educators develop a basic understanding of copyright and Creative Commons, and how they can freely share their work with others. In such a world, Jenny can be free to legally use the resources that she finds online, and Joe can feel empowered to safely and ethically use materials created by others. With just a basic understanding of copyright and open licensing, you as a teacher can feel empowered and safe in how you use copyrighted material. And you can also set a good example for your students in behaving in a legal and ethical manner. All right. So thank you po. Ayan. So this comes from, ayan, sila po yung mga gumawa ng video na to. Okay. And this was uploaded by Royce Kimons. Okay. Para at least mas maintindihan talaga natin yung basic ng Creative Commons. Ayan, yung public domain natin. So there are three licenses. When we go on the internet, it's common to scroll through other people's images, videos, writing, and artwork. We might even want to use them for projects. Okay. So gaya ng sabi ko kanina, ayan. So meron tayong tinatawag din natin na public domain. We have also yung tinatawag nating fair use. And so with yung OERs natin, na-discuss din kanina dun sa video. So, Creative Commons, ayan, dun po kayo pwedeng kumuha ng mga info or mga materials na pwede nyong ilagay dyan sa mga materials na ginagawa nyo for as long that, yun nga, rule of the thumb, you have to cite your sources. Okay? So, with that, I hope you fully understand kung ano yung differences ng mga yan at para mas maiwasan natin tinatawag nating copyright infringement. So thank you so much for comments, suggestions. You can email us at edtech@deped.gov.ph. So ako po ulit ang inyong tutor Glenn para po sa ating Pinoy Gen Z or yung digital citizenship itulay tutorial session. So magkita-kita ulit po tayo sa susunod na Miyerkules para po sa another episode natin ng ating digital citizenship sa Itolive.
Okay? So, paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!